What's up, mga boss? Mga master, no? Magandang gabi po sa inyo, ano? At muli po, nandito tayo pang mag-upload na naman ng ating mga video sa ating YouTube channel, ano? Meron akong ibigay sa inyo tungkol dun sa ating aircon installation, no? Ibigay ako ng mga tips para dun sa aking mga subscriber nagtatanong patungkol po dun sa ating electrical installation at aircon installation, no? So mas maraming akong na-encounter na patungkol po dun sa ating ginawang aircon installation, no? At marami rin po akong sinasagot na para makatulong sa inyo kahit papano sa ganong pamamaraan, magkaroon po kayo ng idea, no? So, syempre, huwag niyo pong kakalimutan, kung bago kayo sa aking channel, pindutin ang aking subscribe button, mag-like, share, at mag-comment. Importante po yan. At saka yung ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Ano. So, yun. Meron po akong tips o ibibigay sa inyo para meron kayong idea kung ano nung aircon unit yung makikita natin o mabibili natin para hindi po kayo magkakaroon ng pagdududa sa ating ibibigay na tips para sa inyo sa ating aircon installation naman. So, tara, samahan niyo ako at simulan na natin ang ating video patungkol po dun sa ating mga aircon installation at aircon unit na po. Tara! So, ayun. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, meron po akong papakita sa inyo mga aircon unit, ano. Meron po tayong different types of air conditioner unit, ano. Siyempre, choosing the best easy for your home. So, yun po yung pinaka-importante. Pipiliin nyo yung the best na aircon unit para sa bahay nyo, kung gaano mang kalaki o kaliit yung paglalagyan nyo, ano po. So, meron tayong walong klaseng air conditioner unit, ano. Unang-una po, yung central air conditioner, no. Pangalawa, ductless mini split air conditioner, no. Pangatlo, yung window type air conditioner. Pangapat, yung portable aircon. At yung panglima, yung floor mount, yung makikita nyo yung malaki, minsan mga nasa mo naka, ano po yun, naka-install dun sa flooring, ano. At pang-anim, yung hybrid dual fuel air conditioner. Pang-pito, yung smart air conditioner. At ang pang-walo, yung geothermal air conditioner, ano. So, ano po yung mga aircon na yun, yung binanggit natin, ano. Bibigyan ko kayo ng idea. So, makikita nyo sa aking video at meron din po akong ilalagay dyan na advantage at saka yung disadvantage, ano, para naiintindihan nyo kung ano yung halaga ng aircon unit na ginagamit nyo. Ano. So, punta po tayo sa unang aircon unit, yung ating tatalakayin. Ano. So, yan, makikita nyo po sa aking video yung central air conditioner, no? Yung central air conditioner po, yan po yung, kalimbawa, mansion po yung bahay nyo. Yan, ini-install po yan. Makikita nyo, yan kadalasan nasa labas. Tapos yung pampalamig nyan, papasok po sa inyong bahay, ano? So, yun, nagkakaroon po kayo ng kompletong lamig sa loob ng bahay kapag nagpa-install po kayo ng ganitong klaseng air conditioner, ano, yung central air conditioner. So, yan po, ang ginagamit po yan sa mga malalaking space o gaya ng mga mansion o anumang paglalagyan na ubod po ng laki na bahay. Ano. So, yun. Ngayon, meron pong disadvantage at saka advantage po yan. So, una, yung punta tayo sa advantage. Ang central aircon natin, makikita nyo, yung number one, it cools all rooms connected to ducts at once, thus creating a cooler and regulated environment
around the house in minimum time. So ayun po ano. Since cool air is circulated in all rooms, humidity is reduced around the house, making the overall environment more comfortable, no? So yun po yung advantage niyan. So makikita niyo naman po sa disadvantage. Yan, disadvantage niyan. It's consume a lot of energy resulting in higher energy bills. So kailangan mapera po kayo rito kasi gagastos kayo ng malaking consume sa yung kuryente, ano. So ayan. Ngayon, punta po tayo sa number 2. Ito po yung number 2 natin. Ito yung mga split type na aircon unit, no? So kapag bumili kayo niyan, kagaya niyan, may isang set po yan, yan. Nakikita niyo sa aking video. Pag bumili kayo niyan, mayroon niyan isa na pangloob at saka panglabas, no? So pwede rin po tayong tinatawag ng centralizer, centralized air conditioner, dahil napapalamig niya yung buong, halimbawa, opisina, no? So ganyan po yung kadalasan ginagamit, yung split type. Tapos yung outdoor nakasama niyan na may pan, yung humihigop nung kasi meron yan intake at saka yung supply, no? So yung mga pasok, yung hinihigop yung hangin, nilalabas niya, malamig na. So yun po. Yan po yung common na ginagamit natin sa mga bahay, opisina, o anumang kwarto, ganyan. So, yung split type po na yan, nakalagay po kasi dito, ductless mini split, no? So, ibig sabihin, maliit lang, pero kadalasan mabibili natin yan, set, malaki po yan, mahaba. Ngayon, nilalagay sa taas. So, yun, ano po, ano. So, mga nagtatanong sa akin tungkol po dun sa split type. Yung split type po, kung dalawang unit yung paggagamitan nyo, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya sa isang breaker, ano. Tatalakayin natin yan mamaya. Ngayon, punta po tayo dito sa ating disadvantage at saka yung advantage, ano. So, ang advantage nyan, makikita nyo sa ating video. Yan yung it can be installed anywhere easily without a lot of hassle and ductwork. So, ayun. It can control the temperature of each per room individually. Now, ang disadvantage naman yan, a single ductless mini split unit is not enough for cooling large home. So, ayun. So, kayang-kaya niyang palamigin yung malaking space ng kwarto mo, no? Since the indoor unit, a ductless mini split is wall mounted, therefore it will be visible to the naked eye. So yun po yung sinasabi na pag halimbawa nag-install kayo ng ganyan, magtataka kayo malamig kasi nasa taas po yung aircon nyo, no? So nagiging parang naked dun sa inyo, malamig, or parang hey, may aircon pala to, ganun. So yun. Punta naman po tayo sa number 3, no? Yung number 3 natin, isa po ito sa pinaka-common at pinaka-mura na mabibili natin aircon, ano? Yung window type air conditioner, no? So, ito kasi, ang mga aircon na to, meron yan 0.5 horsepower, no? So, yun po, bigyan ko kayo ng idea doon, ano? Ang 0.5 horsepower air conditioner, ano? Meron kasi dyan, pwede nyong gamitin sa normally na convenience outlet, no? So, pwede nyong paglagyan nun kung pwede nyong paggamitan nun. Ano po? So, yun po yung isang maganda dun sa ating ano. Kasi hindi naman niya kailangan ng masyadong malaking circuit breaker. So, kaya yung pagganahin kung yung circuit breaker nyo, meron kayong 30 amperes na nasa loob ng bahay nyo, kaya na po yun. Basta 0.5 po yung aircon nyo. Ngayon, kung gusto nyo, para safe po kayo sa ganung aircon, kailangan nyo po ng 15 amperes o 20 amperes dun sa 0.5 HP nyo na air conditioner o window type lang. So, yun po. So, ginagamit po yung mga 0.5 na air conditioner
sa maliliit na kwarto, yung maliliit lang po kasi kaya niyang palamig, hindi niya po kayang palamigin yung sobrang laki ng kwarto. Ano. So, ayan. Ang advantage po ng window type, window units are typically less costly and cheaper to operate. Yan. So, pinaka-cheaper na aircon unit yung ating mga window type, no? Tapos, isa pa dyan, simple to install o easy to install yung ating air conditioner na yan. Pangatlo, easy to maintain. Alam nyo kung bakit. Tanggalin nyo lang po yung cover nyan at hanginan nyo. O kung may kaalaman kayo sa paglilinis ng aircon, tinutubig po yan. Babalutin nyo lang po yung electrical area. Tapos, in-spray po ng tubig yan kung meron kayong pressure washer. Ano? So, yun. Disadvantage po tayo. Can be noisy during operation in air visible from outside the home. So, yan. Debs obscure the view from a window and must be located close to a suitable electrical outlet. So, yun. Yung pinakamalapit na outlet yung kailangan. No? Yun po. Kapag magkakabit mo kayo ng window type na aircon, kasi syempre may plug yan, at kailangan nyo ng outlet na mas malapit dyan yung paglalagay nyo ng saksakan. So, mamaya i-discuss natin yan, yung sasabihin ko sa inyo. No? Pinapakita ko lang sa inyo yung mga uri ng aircon na meron tayong makikita na saan mang sulok ng Pilipinas. No? So, ayan. Punta po tayo sa number 4. No? Ito pong number 4, yung portable air conditioner. No? Makikita to sa mga, halimbawa, yung isang bahay o kaya isang yung may-ari palipat-lipat. Ano? So, nagpo-provide sila ng ganitong klaseng air conditioner kasi napakadali tsaka madaling bitbitin yung ganitong klase. No? At tsaka madaling install. Madaling gawa ng ilipat, ganon. So, kaya po tinawag yan na portable air conditioner. Meron din po yan 1 HP. Yan, 1.5, meron din po yan. So, ang advantage po ng portable aircon unit, quick and simple to set up. Yan. They can be easily moved around the house. So pwede nyo ilipat-lipat. Ano? They do not require any permanent installation. No? Hindi nyo kailangan kumuha ng gagawa o no, ng isang electrician o aircon technician para install to. Napakadali lang po. So, easy to store when not needed. No? So, yun. Disadvantage po tayo. Ang disadvantage po nito ay such units are noisy during operation. Cooling large room is a problem. So, yun. Magkakaroon kayo ng problema kung yung buong bahay niya ang gusto niyong palamigin. Ano? So, hindi niya kaya. So, yun po. Punta naman po tayo sa number 5. Yung floor mount air conditioner. No? Makikita yan. Halimbawa, pagpasok niyo ng mall, meron na kayo nakikita ang nakatayo. Yun po yung floor mounted air conditioner. No? So, makikita niyo sa mga mall. So, yun po. Meron din po yan sa mga, halimbawa, yung malalaking hotel, meron din po yan. Yan. Makikita nyo ang advantage at saka disadvantage. Makikita nyo yan sa aking video. Punta po tayo sa number 6. Yung smart air conditioner. Yun po yung kinoconnect na ngayon sa cellphone natin. Yung meron po yan kagaya po split type. No? So yan. Kinoconnect po yan sa cellphone. So dun tayo doon yung malalaman kung ano yung temperature ng yung aircon kung kayong palamigin. So, ayan. Ang advantage at saka disadvantage po, ayan, sa ating video. Punta naman po tayo sa number 7, yung geothermal conditioning air conditioning system. No? Ang pagkakalam ko po kasi ng aircon na to, yung geothermal na to, underground po to, no? Nasa baba, pinakano. Ngayon, yung lahat ng buong compound, yung buong bahay, palalamigin, magbibigay ng cooling. Kasi,
nasa underground po ito nakasetup. So, malaking gastos na yan. Huwag na po natin isipin yan. Meron lang, ang sa atin lang po tayo, meron tayong tatlo, no? Portable, split type, at saka yung window type mo. Pinaka-common po yung window type. Advantage, at saka disadvantage ng geothermal. Ngayon, lipat po tayo sa number 8. Ito po yung hybrid dual fuel air conditioner, no? So, hindi pa ako nakakita nito, pero binigay ko lang sa inyo yung information para alam niyo po kung ano yan. Siguro meron pong ewan ko, basta kayo na lang pong mag-search kung ano po yung hybrid dual fuel air conditioner, no? So, yun. Yung pinapakita ko po sa inyo, yung lahat ng klase ng aircon unit na makikita, no? So, ayun, tuloy po tayo. Diba, pakita ko sa inyo yung common na laging gamit natin, ano? Yan, yung split type at saka yung window type, makikita nyo, ano? So, yung mga ganitong klaseng aircon unit, ito po yung kadalasan natin ginagamit, no? Ito. Ito yan. Yan yung mga yan. At, bibigyan ko kayo ng idea. Yung pag bumili kayo, ganito yung setup niyan. Set ng split type aircon, ano? Yan, isang buong ganyan. So, kumpleto yan. May kasama yan na pang loob, yung po yung nasa taas, tsaka yung nasa baba, at tsaka yung po yung remote, ano? Yan, kadalasan ganyan po. Yan. Ngayon, ito naman po yung, ano, yung portable aircon unit, ano? Yan. Yan po yung isa sa mga aircon na mabibili natin, no? So, ngayon, dun po sa aking mga subscriber, no? Tatanong, no? Meron tayong ito, single pole na circuit breaker, ano po. So, meron tayong mabibili kagaya itong isa. Ito, yung makikita nyo, meron niyang outlet na nakakonect direct dun sa ating circuit breaker, no? Sa CV. Minimum po ng pagkakabitan nyo, kapag 1 HP po yung aircon, kailangan nyo po ng 30 amperes na 240 volts na circuit breaker, no? So, meron po yan kagaya yung cotton, meron naman po yung mga GE na kulay itim kagaya po nitong isa, yan. So, makikita nyo sa aking video, yung cotton at saka yung kulay itim GE, ano? So, yan po yung ito pong kulay itim, double pull po yung nakalagay dyan. Pero, pwede po yung gumamit ng kagaya mo nakikita nyo. Basta yan po. Nakalagay dyan, kapag 1 HP 30 amperes po yung gagamitin nyo. Ano? So, ayan. Bibigyan ko kayo ng tamang connection ng aircon unit. Ano? Ayan, papakita ko sa inyo. Papansin nyo sa aking video. Ano? Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung aircon. Ito yung outlet. Ngayon, ito yung breaker. Yung breaker na gagamitin nyo, ang kailangan ng wire na gagamitin nyo dyan papunta doon sa outlet ay 10 or number 12, gauge number 10 or number 12 na wire. Stranded po yan dapat. Ano? So, yun po yung pinaka-dabes kasi yung PDX na minsan may mga nagtatanong kung pwede. Pwede naman po. Basta gauge number 12, number 10 po yung gagamitin nyo. Ano? Kaya alam po kasi pag PDX wire, masyado pong matigas. So, alam ko sa mga sinaunang installation ginagawa yun. Ano? So, makabago na po tayo ngayon. Kaya ako po nire-recommenda yung stranded wire kasi hindi po ganun kabilis mag-init yung wire na yun. So, kaya po na-invento yung stranded. So, mas malaki yung may bibigay niyang current ng kuryente kasi mas marami. Although na yung PDX po ay solid, mas mabilis naman pong magkaroon ng heat yung resistance kung ating PDX na ginagamit dati. Ano. Ngayon, ito po yung tamang installation ng ating aircon. Makikita nyo. Yan. So, yan po.
yung proper installation, yan po yung proper installation ng ating aircon. At pinapakita ko dyan yung safety breaker, aircon unit, AC plug. Ito po yung may 3-prong, kadalasan makikita nyo. Tapos yung outlet ng aircon, yan din po yung 3-prong. Kaya po nakadesign yan sa ganyan, outlet, para po hindi magamit ng ibang pagsasaksakan nyo. Ano? Kasi naka-separate po yung linya niyan sa para sa aircon. So, yun po. So, ayan po yung common at tamang installation ng aircon natin na yan. Yung makikita nyo sa aking video. No? So, sa mga nagtatanong kung paano, ito po, sundan nyo yung nakikita nyo sa aking video para makita nyo kung ano yung proper installation ng mga aircon unit. Ano? So, excuse me. Madaling-madali lang po gawin yan. Makikita nyo dyan. Ngayon, bibigyan mo kayo ng mga sagot dun sa mga tanong. Ayan. Bigyan mo kayo ng, ano. Meron tayong dalawang aircon unit dito. Yung isa, window type, at saka yung isa, split type. Tapos makikita nyo, meron dyan dalawang outlet at dalawang CB, yung circuit breaker. Ano. So, ganito yan. Yung doon sa isang unit at kailangan yung maglagay doon sa isang kwarto, kailangan nyo ng isang circuit breaker. At kung kailangan nyo naman maglagay ulit ng isa pang aircon para sa isang kwarto, kailangan nyo ulit ng panibagong circuit breaker. No? Magtatanong kayo kung bakit. Ngayon may mga nagtatanong sa akin kung pwedeng isang circuit breaker lang yung gagamitin sa dalawang unit. So, pwede po yon. Basta po yung ikakabit yung circuit breaker ay nasa tamang amperes po yung gagamitin nyo. No? Kasi kapag mababa po yung amperahe na ikakabit yung circuit breaker, possible po palaging magtitrip yung circuit breaker nyo. No? Kaya ako po pinapakita yung ganito, meron dalawa. Kasi ito po yung proper. So, ang connection po nyan, yung dalawang circuit breaker na yan, kukunin nyo doon sa mismong main panel nyo, yung may main circuit breaker kayo, kadalasan po yan is 100 amperes yung main. Pero dito napansin ko sa atin, ang common po dito 60 amperes, okay na po yun. Magagamit nyo na po sa pangkalahatan, basta meron po kayong, meron po kayong branches ng mga circuit breaker dun sa panel. So, magagamit nyo yung aircon, makakapag-install na kayo ng aircon unit. So, yun po. Kaya ako po pinapakita pang example na to doon sa mga subscriber ko, no? Makikita nyo dyan yung proper installation, yan. Pinapakita ko po dyan kung dalawang aircon, dalawang circuit breaker po. Pero pwede rin po kayong gumamit ng circuit breaker na isa sa dalawang aircon. Basta po, kagaya po ng sinasabi ko, tama pong circuit breaker yung gagamit nyo para dyan. Ngayon, ito po yung isa sa mga nagiging dahilan kaya po nagkakaroon ng problema yung ating mga aircon. Ano? Yung kadalasan po, gumagamit sila ng universal adapter na para sa aircon. Ano? Yun po yung mabibili natin. So, meron po akong video niyan. Hindi ko po masyadong nare-record to. Ano? Hindi ko po masyadong ina-advise na gumamit kayo ng ganito kasi meron na po akong nakita na nagkaroon ng short circuit dahil yung nabili nilang universal adapter local. So, mabilis na nag-init yung nasa loob dahil manipis lang. At saka, so, yun po yung misan. Tatawagin natin China made, no? So, yun. Hindi ko naman po lahat nilalat yung lahat ng galing ng China. Pero kapag hindi po standard yung mabibili nyo at madaling masusunod po yung nasa loob niyan, possible po na pati yung aircon plug nyo na sinaksak dyan, sunog po yung papunta po dun sa aircon nyo kasi masyado pong mataas yung heat temperature ng ating wire na pinagagamitan natin ng aircon. So, yun. Hindi ko po masyadong nire-recommenda yung ganitong klaseng universal adapter, no?
Ngayon, napansin ninyo sa aking video, meron akong ginawa dyan, meron akong inalagay sa inyo, no? Ito po yung makikita sa ano, alam ko makikita to sa mga hotel at saka sa mga sa ibang bansa meron to. So yung MCB at saka double pull switch, may flex outlet yan. Yan makikita nyo. Yung indoor at saka yung outdoor, meron yan isolator switch na tinatawag yan. So, sundan nyo lang po yan, yung diagram na yan. Makikita nyo sa aking video. No? Sundan nyo yan. At yan po yung proper installation ng ganyang setup. So, yan po mga boss. Tingnan nyo maigi yung nasa aking video. No? So, makikita nyo dyan. Ngayon, sunod. Meron tayong dalawang klaseng combo na ginagamit na aircon unit. Yung split type at saka yung window type AC. Ano? So, yun po ano, sa mga nagtatanong at saka sa mga bago po sa ating pagsasalita. Kapag CB po, ang sinabi ko, lalo sa mga message ko, circuit breaker po yon. Kapag AC naman po, aircon unit, air conditioner. Ano? So, bibigyan ko kayo ng ano, idea kung paano gumagana yung aircon. Ano? Ito. At saka kung ano yung gano'ng kalaki yung nagagamit yung kuryente at saka yung efficiency ng ating aircon unit na gamit sa bahay. So, makikita nyo dyan sa aking video, yung window type na AC natin, yan po yung mga design, maintenance, cooling effect, papakita ko po sa inyo, yan. So, energy consumption, almost similar yung mga gamit mong consumption ng aircon na to. Ngayon, servicing and maintenance. Sa split type, requires a technical person, no? Siyempre. Sa window type naman, easy lang yan. Kahit kayo pwede nyo kayang-kaya nyo yan. Ngayon ito, papakita ko sa inyo yung systematic ng aircon unit. Yan, kagaya po sinasabi ko sa inyo, meron yan return air, tapos supply air, tapos makikita nyo, yan yung front panel, yan yung aircon na yan. Meron din rear panel, at saka makikita nyo dyan yung evaporator, filter, at saka yung control panel. So, yan po yung window type aircon. Ngayon, ito yung papakita ko sa inyo yung ano, yung sa window type, ito yung cooling capacity niya, no? Ayan. Ayan, yung control type, refrigerant, disadvantage, at saka advantage. No? So, yun po yung kagandahan sa advantage. Easy to install, cheaper to buy. Ayan. So, yun po. Easy to install, cheaper to buy yung ating window type na aircon. Ngayon, meron po mga components yan na bigyan ko kaya. Meron yan 13 components. Capillary, temperature sensor, evaporator, wall, insulated partition, ventilation, centrifugal, evaporator, blower. Yun po yung nando sa gitna. Propeller pan, case, condenser, compressor, drain, at saka filter. So, makikita nyo dyan sa aking video. Makikita nyo dyan yung mga number yan. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng, yan yung compressor, no? Yan. So, yung compressor, yan yung function ng compressor, no? So, makikita nyo dyan. Compressor is used to compress the refrigerant from evaporator pressure to condense pressure, no? Yan po. Na makikita nyo sa aking video. Condenser and evaporator. Yan. So, sa mga nagtatanong dyan, o gustong magtanong tungkol po sa condenser and evaporator. Yan. Makikita nyo sa aking video. Si condenser and coil is used to reject heat to the outside air. Yan.
Si evaporator naman, yun yung magbibigay ng ating lamig. Capillary tube. Ito po yung makikita nyo na ito, makikita nyo po ito na tanso na nakapulupot dun sa baba. Yan. Pagka binaklas nyo yung bahay, makikita nyo yan, yung capillary tube na yan. It's used ng expansion device. It reduce pressure from condenser pressure to evaporator pressure. Ano? So, yan. High pressure liquid refrigerant yung capillary tube. Filter dryer. Auto function. Yan. Siyempre, meron yan. Absorb system contaminants such as water which can create acid. Yan. Provide physical filtration. So, yung capillary tube from condenser, yan yung nakikita nyo dyan. Filter dryer. So, ayan. Fan system. Yan, makikita nyo dyan. Fan blower. Isa centrifugal evaporator. Blower to discharge the cool air to the room. Yan, yun yung papalanig yung setup na yan. Yan. May propeller. Double shot fan motor. Fan blower. Condenser. Papunta po sa condenser, no? Room temperature, yan po ay magbabase na sa laki ng space ng paglalagay ng aircon unit nyo. No? So, yan. Kaya ko pinapakita yung mga ganitong klaseng aircon. Ano? Dahil may mga nagtatanong sa akin. Huwag po kayong may mag-comment sa akin. Ano? Patungkol po dito sa ating aircon installation. At kung ano man po yung mga kaya kong ibigay sa inyo impormasyon. Ibibigay ko po sa inyo, sabihin ko po sa inyo, no? So, patuloy lang po tayong sumubaybay sa ating channel, no? At patuloy po ako mag-upload at magbibigay sa inyo ng info patungkol po dito sa aircon installation, no? So, ngayon nga po pala, araw ng Sabado, Black Saturday, no? So, papansin nyo sa aking background, nasa bahay tayo. So, from April 14, 15, 16, 17. Ang pasok natin is sa April 13, Monday, no? So, nandito tayo sa bahay. At nagpapahinga, syempre. Nagmumuni-muni papungkol sa ating pagkaroon ng Black Saturday, yung patay si Jesus, no? Yun po. So, yun po. Maraming salamat po sa aking mga subscriber doon. At magbibigay na rin po ako ng shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan o kamotor rider, no? Yung meron po tayong isang channel, yung Mapa Moto Team One Ride, no? So, sana suportahan nyo rin po yung channel ko, yun po yung moto vlogging, no? So, syempre mas kilala po kasi ngayon yung ating channel dito sa ating Mapa Tech Vlog PH, no? Kasi mas marami po tayong subscriber dito. So, ayun po. Thank you very much po. Tapos hanggang sa susunod na pag-upload po natin. So, samahan nyo lang ako at patuloy akong nagbibigay sa inyo ng mga tips dito sa ating YouTube channel. Salamat po.